welcome back to my YouTube channel! So for today, ay nandito tayo sa Lawag. Nandito kami ngayon for reunion ng buong angkan ng Velasquez. Ang buong family namin ay nandito ngayon. Pero sila kuya ay papunta pa lang bukas. So ngayon, nandito kami sa Lawag kasi first time namin mag-plane. Papunta dito sa Claveria kasi ang lagi namin ginagawa is by land talaga kami. So umaabot kami ng mga 16 hours na biyahe from Manila to Claveria pag by land kami. Pero this time kasi meron kaming mga kasamang bata. Nandito si Mavi, si Viela, at syempre yung baby ko, si Isla Boy. Say hi! Wave your hand! Ay, shush! Wave your hand! So para gumaan naman ang aming pag-travel, ay nag-plane kami. Mas save na sa ano, sa time, tsaka sa pagod. Kaya nag-decide kami mag-plane na. Kasi dati kami-kami lang. Mga matatanda, kaya magsalita ng driving. Pero this time, may mga bagets. Tsaka si Isla kasi, nagmumuriot siya pag nalala ko nagbatangas lang kami noon. 2 hours lang yung biyahe namin, pero parang sobrang kawawa siya kasi nakaupo lang siya dito sa car seat. And nabobore siya. So yung travel namin ng plane is 1 hour lang. Tapos tulog lang siya. Relax na relax. Walang ka-hassle-hassle. So yun guys, so yung gagawin namin dito is, bukod sa reunion, ay marami kami mga activity. Hopefully. Wala pa pala mga nabubok. Actually, meron na kami palang ano dito. May accommodation na kami sa Cagayan. Pero dito sa Lawag, wala pa. Tsaka activities pala, wala pa kami nabubok na kahit ano. Kasi gusto namin mag-sand dunes. Ano ba yung mga trip dito? Pawai, pagudpod, mga ganyan. Gusto namin puntahan lahat yun. Abangan niya. So guys, muli pong nagbabalik sa Team Payaman. Ang baby boy ng TV. Natayo nga Ilocano. So nandito talaga si Igme kasi siya ang magiging tour guide namin for the rest of this trip until tomorrow. Uy, saan tayo pupunta ngayon? Dapat dalhin mo kami sa mga ano mo. Sa Arinaya. Sa, anong gagawin doon? May sa Bagudpod. May jet. Anong meron doon? Banana boat. Ah, mababasa? So beach. Gusto niyo ba yon? Ako kahit saan ako, kung nasan ng... Kung saan may trip. Pero maraming trip dito talaga. Dito sa Ilocos marami din, sa San Jones. Then may tanong viewers natin, ba't daw nawala ka sa TV? Inaalis yan. Inaalis kasi siya ni Kong TV. Alam niyo kung bakit? Attitude. Bata pa lang may attitude. Hoy! Batang ama! Bakit? Ba't nawala ka sa Payaman Show? Iubos ka kasi yung mga dog ni natin pa. Hoy! Iba yun! Iba yun! Then, nag-aaral kasi ako. Nag-aaral ka? Bakit nung nasa nag-stay ka sa bahay namin? Online pa kasi na natin. Ay, tama, pandemic. Kasi face-to-face na. Eh, ayaw naman ni Papa na mag-aaral ako sa Manila. Tapos, ang kuya niya, si Bay, nasa Canada. Canadian na sila. Canadian city sila ba yun? Yes. Totoo ba? Oo. Balak mo rin pumunta ng Canada? May petition ako sa ano, US. Okay. So, yun guys. Benta ko na itong pamangkin ko. Pagawa ka ba? Kabuisit! Guys, ang una namin gagawin dito sa Lawag ay, syempre, wala pang ilang minuto. Ay, kakain muna. So, magla-lunch muna kami dito. Actually, na-expect ko nga mag-Mickey kami eh. Kasi dito ko lang natitikpan yung Mickey. Dito lang sa Lawag, dito lang sa Bandang Norte. Pero ngayon, iba muna, magla-lunch muna tayo. Mga ano mo mabigat sa chat kasi gutom na ang mga tao. Thank you very much sa food. Kasi, nangayayat na naman ako eh. Lalo na to, tingnan mo, tuyot na tuyot na. Thank you for the food. Napakasarap ng hipon. So, matagal-tagal na po ang biyahe. Wabot na po ng 3 oras. Kaya oras na para mag-stretching. Is the stretching? Stretching. Stretch. Stretch. Yun naman, pinaupo na naman po mga kaibigan. Upo na naman. Stretch muna, stretch. 1, 2, 3. Dito kami ngayon sa Pagudpod ba to? Dito muna sa Pagudpod. Dito muna kami mag-i-stay kasi dito yung medyo maraming activities. So, today ay 5 p.m. na. So, magpapahinga lang kami. Then, bukas yung mga activities namin. And then, sa next day, doon na kami pupunta sa Claveria.
So para ma-enjoy naman namin yung stay namin dito ng 5 days. Actually 4 days nga lang eh, kasi yung 25 ay uuwi na kami. So, yan. Alright. Ang ganda dito, in fairness. Mamaya i-tour ko kayo. Laging summer. So, eh pa summer na, di ba? Yung pala, maamihan, mami! Maamihan. Sabi ni King, galing na daw kami dito. Summer dito. Meron siyang pinapakita sa akin lugar. Yung parang playground siya na ano. Galing na daw kami dito. Hindi ko talaga matandaan. Ewan ko kung bakit. Feeling ko lang dahil kakapanganak ko pala. Parang merong memory loss. Seryoso, ang sobrang makakalimutin ko talaga this past few months as in. Tapos dito daw sa Ikani Pagudpod na Surf Beach Resort, puno daw talaga pag Holy Week. Eh Holy Week na next week. Langpat dahil solo namin ang buong resort. Kami lang talaga naka-check-in ngayon. Yeah. So masusulit namin talaga kasi sariling pool, kami lang yung sa pool, sa buong area, sa gazebo. Pero stay namin dito one night lang. Ito pala yung ano ko. Ito pala yung video editor. Ito pala ang video editor ko, guys. Pinapakilala ko sa inyo ang sa likod ng kwentuhan sa veranda. Ito po ang nag-iisang Kenneth Lee Sepaga. Nagbabalik po sa Team Payaman. Hey. So ano masasabi mo na ano? Napakasaya mo bumalik sa Team Payaman kayo. Then nagpahinga lang po talaga ako kasi personal life. Balik tayo parang trabaho naman under sa Team Payaman. Baka under kay Boss King na lang. Hindi, under kay Pat. Kasi yung mga vlogs ni BK, nakikita, akalata nila ikaw yung nag... Hindi, akala nila guys, yung editor po ni Boss King, si Enzo po, tsaka si Angel. Kay Pat po ako. So, ito po si Enzo. Yeah, ito po si Enzo. So, mga sa mga nagtatanong sa comment section kay Boss, yung editor po doon si Enzo, tsaka si Angel. Kung bakit ho araw-araw may upload si Bosque, daily vlogs mo, yun po yung talagang nagpapakapuyat mo, yung dalawang yun. Wala na akong pahinga yun. Butot balat na nga lang ho yung dalawang yun eh. Talagang pahinga na lang ho, ihe. So, let's go. Nag-exhibition pa natin. Wala bang pahinga yung hangin dito? Pwede later na, paki-off nga yung aircon. Hindi mo kasi pinapatay yung electric fan. Pwede yung electric fan, oo nga. Kasi ano na eh, pang third time ko na tapos, dito. Talagang hometown to ng aking papa. Papa mo? Papa mo? Ah, papa. Si papa. Sorry, Los. Hindi ka kapanganak ko pa lang kasi. Ah, kapanganak ko. Ngayon,
college. Ano? Talagang maganda talaga dito magstay. Pumunta dito magbakasyon. Yeah, actually. Kasi tahimik, fresh yung hangin, tapos daming talagang activities. Oo. Basta maganda dito. Maganda talaga dito. Kaya maganda din mag-land travel. Talagang nag-eroplano lang kami dahil may mga bata kami. Pero yeah, before kasi nung nag-travel ako, buntis pa ako noon eh. Si Mavi, na-travel natin dito. Yes. Nalaspag si Mavi. Si Mavi, 3 years old siya. 3 years old. Yung hindi na siya dito. Kasi naka-car seat. Oh, naka-car seat. Eh, yung dalawang anak ko, hindi naman namin kayang mag-car seat dahil ang dami namin. Ang dami niyo nga. 11 na kami sa pamilya, kasama ni editors, driver, mga nanays, ayan. So, ngayon, talagang hindi na kayang mag-land travel. Siguro pag dumaki-laki na sila, pwede na ulit. May experience ulit, no? Yung kasi, kaya maganda mag-land travel. Sa Rinderia kasi dito, masasarap. Actually. Oo. Totoo yan. Yun yung ano namin eh. Stopover namin ka rin dere lagi. As in, budget meal lang. Hindi, kaya yun, nag-plane talaga kami. Oo. Kasi parang hindi mapagod yung mga bata. Which saka, is good naman talaga. Plano talaga natin Claveria na, no? Oo, Claveria. Pero hindi. Nabago nga pala yung plano namin. Kasi nga, dapat Claveria na kami. Pero, since 5 days nga kami dito, 4 days kami dito, gusto namin sulitin talaga yung araw. So gusto namin, meron mga ganap. Pumuntahan natin yan. Maganda talaga dito, promise guys. Tapos sa pag-stayan namin, maganda din. Ang sabi mo. Pati ilo ko. Tanong siya tayo. Tigas! Naramdaman mo yung lambot ng ilong ko. Oo. Patigas. Convince mo ako nagpailo. Cheese, kung gusto mo, gawin mo para sa sarili ko. Huwag mong pansinin yung iba. Sa una lang naman talaga sasabihan ka ng Pinocchio. Ang ganda ng ilong mo. Paye. Hindi, eto. Before, eto tanong ko sa'yo. Di ba before, hindi mo masyadong bet? Yeah, hindi ko talaga bet. Tulugong hiyong-hiyong si Boklop. As time, goes by, talagang mahal mo na yung ilong mo. Ko na siya. Kasi sabi nila, hindi mo matatanggap yung nilong mo. Para siyang matagal ang healing point niya. Correct. At ngayon, magpapaka-plastic na lang ako. Hindi, maganda din. Pero maganda. Na-anoan ko na siya. Nakikita ko umiimpis na siya. Mga first 3 days talaga, bugbog yung mukha niya. Tapos, yung ilong niya, maga. Sobrang tangos talaga. As ang taba. Na, mahaba. Mahaba na Pinocchio. As in. Ngayon, bumaba na siya. O, di ba ngayon sinasabi ko Pinocchio? Kasi nung unang araw, sabi ko, hindi, ang ganda talaga. Di Pinocchio talaga. Ngayon, ang ganda sa personal. Parang natural lang tuwing gumawa sa kanya. Tuwing nag-video ako, tagal ko nga walang vlog eh. Huling vlog ko, rhinoplasty, tsaka yung Q&A. Parang pinahiling ko pa talaga siya ng isang buwan. Kasi nga, ayoko mag-vlog. Pero yan talaga yung gusto mo. Yan yung ganyan, yes. Ganyan lang kahaba. Yes. Sana nga hindi na ako magpa-revision. Hindi, kasi may mga ganun eh, na pag nagawa na yung ilong mo, meron pa pala ikaw ang pinakagusto. Pero sana, oo. Pero satisfied naman ako ngayon, but di, pero sabi depende. Nila, pag nagpagawa ka daw, magpapagawa ka daw ulit. Kung parang nakaka-addict daw magpagawa. So, totoo lang, wala naman kasi talagang nararamdamang sakit. Yung healing stage niya. Sa bulsa lang yung sakit. Oo. Sa healing stage, parang ilang days lang. Siguro kung magpapagawa ako, basta itong ano ko, kung magpapagawa ako, kasama yung mga asawa at anak ko. Package. Ako, sa totoo lang, pagdating ng 16 years old ni Mavi tsaka ni Biela, nakabook na sila. Nakapag-down payment na nga ako kay Dok. Sabi ko, Dok, gusto ko po matangos na kaming lahat. Kasi sabi nila, hindi na daw po kamukha nung nana. Di mo ganun, Bi. Huwag may dama yung mga bata. Hindi gusto nila, feeling ko. Uy! Ayaan ko sila. Kunya si Mavi, gusto niya magpa-tattoo. Tiwala ka. Pwede. Mga minimal tattoo lang muna hanggat hindi ka umaano yung... Uy, cool ma'am si Bien. Full sleeve daw. Sa inyo. Full sleeve? Okay lang din sa akin. Yeah. Cool ma'am si Bien. Parang sabi nga, pag dumating yung araw na gusto na mag-inom ni Mavi, sa bahay na lang. Sa bahay nila. Or sasamahan niya mag-bar. Oo. Susunduin namin. Oo, diba? Tingin mo mag-i-enjoy yung anak mo kung sasamahan mo? Hindi. Hindi, cool ma'am ka eh. Feeling ko, mas masaya siya kung iaalaw ko siyang mag-inom sa bahay. Mas good. Mas ano yun. Kasi mas gusto ko na, hindi yun naman yung as in 24-7 tututukan mo. Parang alam mo lang yung kasinong kasama ng mga anak mo. Ikaw ganun din ba? Oo, ganun din. So welcome po sa Kwentuhan sa Veranda sa Ikani. Uy, mabukan ako yung interview. Wala na ba? Charot lang. Nakuya, uwi na tayo. Have you eaten, my love? Kumain na ba ang batuting ko? Ang batuting ko na yan? Ay, sama sa mama niya. Saan pupunta yung batang ito? Ang laki na ng isda. Ang laki na lang inyong pamangkin, online pamangkin. Online inaanak. Saan naman pupunta ang batang yan? Sure, ha? Na tayo sa lahat. Ha?
Hindi ko rin sure. Kasi pag nag-chat si Kong TV dyan, nahintayin nyo kami dyan. Magbabago ang buong plan. Dahil na kay Kong TV nakabate ang mga boys. Kawawa naman kami. Kawawa naman kami. Alam niyo, sobrang ano lang. Parang ang lapit-lapit lang ng ano. Ng Manila to Ilocos. Kasi nga, nag-plane kami. So, ano lang siya. Relax lang, ganyan. Tapos biyahe ka lang. Enjoy ka rin naman sa biyahe. Kasi yung 2 hours biyahe namin. Yun, bilis lang yung 2 hours. Tapos ang ganda ng mga views. Dito, merong windmill. Tapos mga farm, mga field. So relaxing yung aming naging travel. Di ba Isla Boy? Hindi naman nagmuryot yung bata kasi naka-car seat siya. Di ba, my boy? Uy. Alright. Ezekiel! Go na, let's go na. Go na ba? Let's go na. Ano masabi mo ngayon? Ano masabi ko? Oo. Ito, masaya ka naman. Masaya, bro. Para nagre-reklama. Para nagre-reklama. Sabi niya, magdadrive ka naman ako. Yari ka niyan. Nagkaganong ka naman. Magdadrive ako kasi first time ko dito, pre. Kaya excited ako sa dam, pre. Para nakita ko, nag-post ko sa Reddit. Hindi na magdadrive na naman ako. Reddit? Hindi ko maalam na. Pinali naman ako niyo. Roger Rocker. Magkapatid nga kayo. Pares na kayo nagdidiga sa akin. Ito talaga, sure na to, ha. Alis na talaga kami, ha. Natulog lang tayo dito sa pagod ko. Rarampa na tayo, oras na. Malamig naman eh, no? Mainit! Hindi, kagabi. Malamig kagabi, naka-experience kami ng, winter. Sobrang lamig dito kagabi. Ngayon, mainit na siya. Or skin. Kasi nasa norte tayo, napakainit dito sa north. Pag mainit talaga, pag afternoon, mainit na. Are we good? Let's go! Rumuronda-ronda lang! Ronda-ronda! Ganyan-ganyan, sabi niya. Ako kasi nagbayad dito eh, kaya bossing talaga ako dito eh. Nagsaksaka pala. Order na kayo ng inyo. Ito talagang pinakainitay ko. Ang pagkain. Legit. Pang-bet ng Ilocos. Tsaka yung dinimbleng nyo. Sawa na kasi ako sa mga bagay. Talagang gulay yung target natin. I love it. Kami sa Bangi. Kumusta yung pagkain? Ang sarap. Talagang pag nasa probinsya ka, pag nandito ka na sa bandang north, ang gusto mong kainin talaga gulay. Kaya pag napunta ko dito, ang hinahanap-hanap ko talaga sa either mga exotic food like mga bayawak, kasi mga nakakain namin dito ni Bien eh. Mga ganyan. Or gulay dinengdeng pakbet. Mga labong. Ayan. So, solid na solid. So, masarap. Samantalang yung mga boys, hindi pa nagsawa. Talagang adobo. Lechong kawali. Bi, meron yan sa Cavite, Bi. Ano ba? So yun. Hello. I love my baby boy so much. You're not sleepy? I'm sleepy. Let's sleep kaya. Tulala ang bata. Gama dito, Mar. Sa inyo, yung maganda dito. Okay yung tour guide natin. Taga dito yan. Alam niya talaga yan. Pati mga kainan, kung saan yung mga tourist spot. Eh, nagchat-chat sa amin yan eh. Wala pa kami dito. Nagchat-chat na. Diba sa inyo ako sasabay ah? Sure! Tumatawag na yung tatay namin kasi may drone shot ng alas 6. Ang buong Yadaw family. Nasa 300 kami. Nagagalit na siya kasi wala pa kami doon hanggang ngayon. Pag nandun naman kami, magtititigan lang kami. Hello pa! Bakit? Patricia, palasan ko. Kinarating. Nandyan na kami ng mga 7 p.m. Nandiyan na kami ng 7. Dito na kayo magkapunan. Yes, dyan na kami magdi-dinner. Oh. Ngayon na bukas. Ngayon nga. Ngayon. Ngayon. Oo. Kasi yan, sa harap mong
yung party. Yung alas 7 yun ha. Hindi yung alas 7, dating kayo dito alas 12. Basta nandyan kami ng ano, kasi alis na kami dito ng mga alas 5. Yung alas 7, alas 7. Pa, huwag ka mag-alala, magkikita-kita tayo dyan. Okay. Ikaw naman masyado mo namang miss na isang mga anak mo. Klingin naman this father. Yung baka pumunta kayo para baka mag-prepare namin ng pagkain. Kasi sarado na yung palengke. Sige pa, pupunta kami dyan. Di ba doon na tayo, Bien? Doon na tayo ng gabi? Diyan na kami ng gabi, siguro pinaka-late namin mga 9. Nandiyan na kami before 9. Hindi na kayo dito kakain. Hindi na. Diyan kami magdi-dinner din kasi magbabanggi lang kami tapos pupunta na kami. Anong pinaka-late? 9 yung pinaka-late. Pinatayo. Choppy! Oops, no. No. Oh, si Biela na. Biela Boo! Biela Pika Boo! What's your favorite tita? Mama Pat. Ano po ito? Wow, thank you po! Best! Wow, may pa t-shirt sila. Taray. Oh. Alam mo kung bakit kayo binigyan ng tita? Thank you, ma'am. Pas, alam mo kung bakit kayo binigyan ng tita? Bakit? Kasi papagawa kayo ng... Ito, i-hire pala nila. Thank you po. Thank you so much. Papasag yan. Binigyan nila tayo ng t-shirt kasi i-hire nila tayo din. I can do this all day. Tumambay sa ano. Ang kaharap mo ay windmill. Taob yung espresso machine ni Bosque. Mahal yun, huwag mo nang galawin. Mahal yun. Pag yun, nasigura mo pa. Oh, sige, pagtimpla mo na ako. Tignan ko pa kayo. Sir, anong ano to? Anong beans to? Pero medium. Wow, knowledgeable about the beans. Hindi ka nalang may lasa ng nerd kasi yung papila sa bahay mo. Ikaw mag-ano na timpla sa akin, ha? Ah, dito na maglalagay ng kape. Yung sa ating kasi naman, may manage siya dito. Ano yung distributor po? Ano yun? Dapat naka side view ka pag magtatap. Wow! Ay, dapat may ganito kayo. Wala hindi kayong ganito. Maliit lang. Alam nyo kung saan nila nilalagay yung ganito? Sa sala, pampabango daw ng bahay. Ito daw mo siya. Tiniyagang pa magtimpla ng sariling kape. Alright. Babe, oh, dito si daddy. Ito sir, di ba? Di ba kakape mo lang? Magkape ka ulit. Oh. Pero ito double shot na to. Double shot po. Yung kinuha ko kasi kanina, single shot na. Okay. Ito yung mga trip na makagyayabang mo sa mga tropa mo. Ano ba? Kasi nakapagtimpla ka ng kape sa tapat ng windmill. Sa isa sa pinakamasarap na kapihan sa Bambi. Ilan ang gatas mo? Ang daming tanong! Anak ko, manunong to! Di ba may Breville ka? Yung pinagyayabang mong Breville? Ako kasi meron akong tamang timpla. 180 siya. Matamang timpla ka pala. Oo, masarap yun. Problema, hindi yata siya. Napaka-pogi naman pala ng barista rito. Hindi tatanong, di ba? Talaga naman. Magaling yan talaga. Talaga mawala siya yan. Sarap. Uhusgahan na po natin. Bistro po. Kinakamay ko lang po talaga. Kinakaw-kaw lang po talaga namin yung mga kape namin doon. Ako muna. Okay. Sunod-sunod po tayo. Matambang konti. Sige mo. Tignan mo ah. Ika legit, bawal ka mag-apply. Ito matabang, matapang. B, ang tapang. Anong matabang? Hindi, nag-bactidol lang pala ako kanina kaya. Yung panlasa ko kakaiba. Be back here so with me kasi yung last na punta namin dito ni BK ay ano pala magjowa pa lang kami noon. So etong picture na to, ayan, shot by Pau Sepagan, ayan. So ngayon ay i-remake natin yung picture na yon, but this time ay meron na kaming sibling. So Lee, ikaw na to, yun na to. So picturean mo kami dito, hinihintay lang namin magising si Isla. Ayan, dad, gisingin na natin. Wait, baka ano eh, masama gising pag inising ng ano. Tara, baka hindi magising. Sige. Bago bumagsak ang araw, tara, huwag ka masyadong huwag magising. I-ano mo lang siya, onti-onti lang. Mag-ingay ka lang onti. Ayaw, ubigan yung nanay. Ayaw, ubigan yung nanay. Bakit nagigising yun?
Nay, akin na kasi ano. De, tayo ka lang, Nay. Para maano gising siya. Nay, may ire-remake kami. Huwag ka mag-ulat siya. Oh, good morning! Good morning! Good morning, Isla! Good morning! Alright! Wow! Look at the big electric fan! Wow! Ang lapit-lapit natin, Isla! Picturean time! Ang saya kasi huli nga punta namin dito, kami lang ni King. Kasi ngayon nandito na si Isla Boy. Diba? Talagang nagbungay ng aming pagmamahalan ng iyong daddy. See? Grabe yung sarap sa feeling bumalik dito sa Ilocos ulit. Talagang parang ano, feels like home. Home! Ang dami pala nitong windmill. Akala ko parang mga 30 lang ganun. Parang nasa 100 plus siya. Ako dumating kayo kasi ito yung mga ano ko, angkan ko to eh, angkan ng yadaw to, nakakatuwa dahil ito ay pinagmamalaki ko sa buong Claveria na dumating kayo dito sa Claveria mismong dito ako pinanganak. Pati kasama ang mga editor, kasambahay. Yan, welcome kayo dito sa Claveria. Lobster to. Dito lang pala tayo makakakain ng lobster. Dito lang makakakain dito sa Manila. Walang budget pang lobster. Lobster parang 8,000 to isang ano yung isang lobster.